Hi guys! Welcome back again sa ating YouTube channel, no? The Action Man. Una sa lahat, may galag shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So may nakita po tayo sa ano at gusto ko lang po i-share sa inyo mga ka-action mga kakamping. At ito po ay matagal ko na sanang magbigay ng reaction dito about po ito sa Maharlika. No? So may nakita po kasi tayo ng fact-checking Philippines, no? Bago po tayo magpatuloy sa ating reaction at komentaryo, dahil magbibigay po ako ng komentaryo dito kung ano po ang masasabi ko dito sa Maharlika Wealth Fund, mga ka-action mga kakampeng, no? So basahin po natin ang naging description. Description lang po ito, mga ka-action mga kakampeng, kasi hindi po nilagay ng fact-check Philippines kung anong YouTube channel or Facebook page, no? So basahin po natin ang naging description. Gold na dineposit ni Marcos, ma-recover na kapag natuloy ang Maharlika Wealth Fund. Isiniwala. Yan po ang naging description. Wala pong title kasi wala pong isinulat o hindi ipinakita ng Fact-Check Philippines kung anong channel or page. No? So basahin po natin ang naging fact-checking ng Fact-Check Philippines bago po tayo magbigay ng komentaryo. Walang katotohanan na kung maipasa ang Maharlika Wealth Fund, may libreng ginto na ang lahat ng mga Pilipino mula sa mga Marcos. Walang binanggit ang mga mambabatas, mga sumusuporta at mga namamahala sa Maharlika Wealth Fund patungkol sa ginto ng mga Marcos, no? So grabe no. Hindi ko kasi nakikita ang ano dito kaya hindi ko marinig kung ano mga sinasabi mga ka-action, no? Dito kasi sa sinasabi ni ng ano Fact-Check Philippines, libreng ginto na ang lahat ng mga Pilipino. Grabe talaga itong magsiwalat ng kasinungalingan itong page na to or channel ng YouTube na to kung sino ba to. Ato. Grabe no? Nangliling lang naman sila mga ka-action mga kakamping. So magbibigay po ako ng sarili kong opinion about dito sa Maharlika Wealth Fund. Kung ito po ba ay maganda, kung ito po ba ay hindi maganda. So disclaimer lang po, ako po ay hindi magaling. Ngunit magbibigay lang po ako ng aking opinion. Dahil karapatan ko po yan bilang isang mamamayang Pilipino. Dahil nasa demokrasya country po tayo. No? So ito kasi ang Maharlika Wealth Fund, mga ka-action, mga kakamping. Ay talagang investment po ito. Maganda po sana. Ngunit ang tanong po dito, paano kung malugi ang investment na yan? So sa madaling sabi, kapag malugi ang investment na yan, paano na ang mga pensioners magmula sa SSS at GSIS? So kawawa po tayo mga ka-action mga kakamping. Ako po ay mayroon din po pagdating ng araw, pag tumanda ako halimbawa, so may matatanggap din po ako ng pensyon. Paano pa ako makatanggap ng pensyon kung malugi ang mga investment ng Maharlika? Diba? Sarili nating pera pero sila ang nakikinabang. Kaya kawawa po tayo ng mga Pilipino, mga ka-action, mga kakamping, kapag ito ay maaprubahan. Alam nyo sa totoo lang, mga ka-action, mga kakamping, kung naalala nyo pa, yung ano yung inano ni Senate Cayetano na 10,000 pesos bawat pamilya, ha? Bawat pamilya. Yun sana ay napakaganda kung naaprubahan. At alam nyo ba, mga ka-action, napakatalino ni Cayetano. Dahil hindi niya naman yun ipasa, ang proposal na yun, kapag wala siyang alam na walang makukunan na budget. Ibig sabihin na pinasa niya ang proposal na yun, alam niya na may pagkukunan na budget. Kaso nga lang, hindi na-approve. Alam niyo yung mga 10,000 bawat pamilya, ginagawa na yan sa iba't ibang bansa eh. Dito lang sa Pilipinas. Kaso nga lang, si Cayetano hindi gaano malakas. No? Kaya itong Maharlika Wealth Fund na to, naku po, kapag ma-approvehan ito, kawawa po talaga tayo ng mga Pilipino. Lalo na po ang magpipensyon, no? Mga ka-action. Okay lang sana kung hindi ito malugi. Naku po. At itong mga sinasabi dito na bawat Pilipino ay may ginto. Naku po. Kumati lang ang kilay ko. Huwag na huwag talaga kayong umasa dyan sa bawat Pilipino may ginto kapag ma-recover ang sus. Ginoo po. Grabe ito ng mga ano, gawa-gawa ng mga kwento. Ito ng mga bloggers ng kabila lahat. Eh. Para manglinglang lang ng mga Pilipino. No? Kahit sinasampal na sila ng katotohanan, tulog pa rin. Ba, iwan ko ba dito sa mga ilang taong kaya ang kontrata nito para tumigil sila sa pagsisiwalat ng mga kasinungalingan, no?
Ang masaklap kasi dito, walang mukha silang nakikita. Kaya malakas ang loob nila na magsiwalat ng mga kasinungalingan kasi wala naman silang mukha na ipakita. Kaya wala silang kahihiyan, no? Tama-tama lamang para voice over. Kaya pagdasal po natin mga kaksyon, mga kakampeng na sana po hindi po ito ma-approve, no? Kasi ang mga kongresista na po. Ewan ko itong mga kongresista na to biglang umanib. Kasi kapag hindi sila umanib at hindi sila magpalakas sa presidente, aba, wala silang budget sa kanilang kanya-kanyang mga distrito. Kaya paano na lang kaya ito kung ma-approvehan? Diyos ko po. So, okay lang mga kaksyon, relax lang. Kasi yan paman ay inano paman. Pinagpaplanuhan pa nila, no? Pinagpaplanuhan pa kung ma-approve ba ito, kung hindi. Basta, wish ko lang sana ngayong Pasko o pagkatapos ng New Year, wish ko lang po na sana hindi ito ma-approve ang Maharlika Wealth Fund. So, thank you for watching mga kaaksyon, mga kakapings. Once again, advance Merry Christmas!